Sa dulo ng Zamboanga, may 11 isla na tila nakalimutan ng panahon. 11 isla na minsang naging lagusan ng mga pirata at terorista. No man's land kung tawagin ito noon. Ngayon, isang paraisong naiwan sa kahapon. Madalas, ma'am. Sus, pariyosa. Dito kayo, ma'am. Saan? Dito, dito. Payapa na ngayon sa 11 islands ng Zamboanga. Pero dahil sa madugo nitong nakaraan, hindi maikakaila ang takot habang binabagtas namin ang dagat patungo dito. Hi, Karen. Papunta tayo ngayon doon sa tinatawag nilang 11 Islands. Iyon yung isa sa mga pinakamalayong isla dito sa Zamboanga. Ang problema dito sa mga islang ito, dahil nga malayo sila doon sa, kumbaga sa mainland, doon walang tubig, walang kuryente, walang eskwelahan, at walang anumang health center. Ayan na ba yon? May liwanag na nang marating namin ang bahay ng pamilya Bakil sa 11 Islands. Halika, puntahan na natin. Gandang araw po. Makatawang pansin ang barong-barong ng pamilya dahil sa mga makukulay na papel na nakapaskil sa kanilang dingding. Kapayapaang ipinaubaya na bunga ng pagkakaisa at wikang ipinamana ating mahalin at bigyang halaga. Iginuhit ito ng panganay na si Sarfaina. Si Sarfaina ang panganay sa siyam na magkakapatid. Nakagayak na sila para sa eskwelahan. Alas 7 kasi ang pasukan. Ba't hindi pa kayo umalis? Si ma'am naghihintay pa kami sa tatay namin, ma'am. Bakit nasan si tatay? Nandun lang sa ano, nangihisda. Nangihisda? Mahigit isang oras na silang naghihintay para kay tatay. Pero hindi pa ibinabalik ng karagatan ang kanilang ama. Hindi ko pa lubusang maintindihan ang sitwasyon ng mga bata. Ang alam ko lang, wala pang hawak na baon ng magkakapatid, kaya hindi sila makaalis. Bilang ate, si Sarfaina ang nag-aalaga sa mga bunso, lalo na sa 3 taong gulang na si Nasri. Ano ito iniinom ni baby? Parang chocolate? Hindi, ma'am. Masukal yan, ma'am. Asukal at? Hindi, wala na, ma'am. Asukal lang. Tapos dinanuhan ng ano, ma'am, yung tubig mainit, ma'am. Dahil sa latsakita, walang pambili ng gatas ang pamilya. Kaya kung hindi kape, tubig na may asukal ang iniinom ng mga bata. Makalipas ang ilan pang minuto, nakarinig ng motor ng bangka ang mga bata. Sa wakas, dumating na ang kanilang ama. Po bang huli? Kunti lang, ma'am. Kunti lang? Hello. Ilan lang po? Ayun po, madam pa dito. Lima siguro. Lima? Alas 7 na ng umaga noon. Late na sa school ang mga bata. Pero imbis na mag-abot ng pera pambaon sa eskwelahan, inatupag muna ni tatay ang paglalatlag ng pukot. Yung sistema kasi ng pangingisda nila dito, yung tinatawag na pukot, yung parang lambat na yon, nilalagay lang nila yon dun sa dagat. Tapos swertihan na lang kung ilang isda yung makukuha. Eh nakakailang ladlad na sila ng pukot, mukhang wala pang isda. Dadalawa pa lang yung nakikita natin. Ayun, may isa. Nang matapos ang paglaladlad ng pukot, dumiretso sa bahay ang mag-anak. Magbibigay na raw ng baon si tatay.
pero imbis na pera, anim na tuhog ng isda ang kanyang iniabot. Ang problema. Okay na? Ang baon ng mga bata, kailangan pa pala nilang kitain sa pamamagitan ng pagbebenta ng isda. Pasado alas 7 na nang makaalis ang mga bata sa isla. Ang masaklap, kailangan pa nilang magsagwan patungo sa kabilang dalampasigan. Hindi ba kayo napapagod? Fine na? Pagod po, ma'am. Pero titiin na ako. Kasi parang mapapag-aralan. Malayo pa ba tayo? Opo, malalayo pa tayo. Malayo pa. Okay, sagwan na. Malayo pa daw. Walang eskwelahan sa 11 Islands. Ang pinakamalapit ay nasa mainland pa ng Zamboanga. 20 minuto sa demotor na bangka, pero halos isang oras sa sagwan. Mag-aalas 8 na nang marating namin ang Pampang. Atrasado na ng isang oras sa klase ang mga bata, pero kailangan pa muna nilang magbenta. Mabibilasa kasi ang mga isda. Saan tayo magbebenta? Yan, ma'am. Sa dita. Sa palengke? Hindi, ma'am. Sa mga bahay, ma'am. Sa dadaanan namin, ma'am. Eh, anong oras tayo darating sa school niyan? Kung magbebenta pa tayo. Napanayin, ma'am. Nine? Opo, ma'am. Para madaling mabenta, 25 pesos lang nila ipinagbibili ang kada tuhog ng isda. 2 piraso, 25. Mura lang po. Ayaw? Magkano na? 60, 70, 80, 90, 100 lang. Oh, ito pa. Ito na. So, 125 na. Apo. Ito pa. 150. Okay. So, isa na lang. Mahaba pa ang nilakad ng mga bata bago maabot ang eskwelahan. Pagod na ang kanilang mga katawan, pero matatag pa ang tawag ng pangarap. Malayo pa yung sagwan, tapos maglalakad, ma'am. Malayo pa talaga, ma'am. Tapos hindi naman patag, ma'am, kasi barang bundok ba, ma'am. Mag-aakyat pa kami, ma'am. Mahirap na, pero tayo kailangan, ma'am, tiisin, ma'am, dahil malayo kami, ma'am. Minsan ba iniisip mo kapag nagsasagwan ka, parang wag na lang pumasok kasi ang hirap magsagwan? Hindi, ma'am. Okay lang kahit mahirap, basta makapasok ko sa school, ma'am. Mag-aalas 9 na nang makarating ang mga bata sa klase. May isa pang tuhog ng isda na hindi nabibenta. Good morning, ma'am. Ma'am, bili kayo, ma'am, ng isda, ma'am. Mabuti na lang at may gurong bumili sa paninda ni Sarfaina. Pagkatapos ng 2 oras na pagsasagwan, paglalako at paglalakad, sa wakas, makakapag-aral na rin si Sarfaina. Katorse anyos na ang dalaga. Sa totoo lang, dapat high school na si Sarfaina. Pero sa klase ng grade 4 ko siya natagpuan. Yung grade 3 ako, ma'am, uminto ako, ma'am, sa pag-aral, ma'am. Pinahinto ako ng papa ko, ma'am, dahil walang budget, ma'am, yun, kaya ako uminto, ma'am. Number 4, white. White, sir, puti.
Masipag sa klase si Sarfaina, pero dahil siya ang panganay, kailangan niyang magparaya sa mga nakababatang kapatid. Lumipas ang 4 na taon bago siya nakabalik sa paaralan. Kahit na sila punta sa school, walang man silang baon. Oo. Di ba yan makawawa ang mga bata? Pinatigil niyo nila? Pinatigil ko. Oo. Pero ngayon, bakit biglang bumalik na ulit? Tungod may purpose na. Uh-uh. O may support na kahit mga uniform nila, kahit lang mga isa. Uh-uh. Pwede lang magbigay sa kanila. Uh-uh. Pero mahirap pa rin? Mahirap pa rin. Tignan na, kahit ngayon, araw gabi, punta na lang yan maghanap buhay para may pag-support na sa mga anak ko. Sa loob ng paaralan, sandaling nakalimot sa kalbaryo ng buhay isla si Sarfaina. Higit sa pagsusulat at pagbabasa, dito niya natutunang maglaro, mangarap at managinip muli. Ano yung pangarap mo sa buhay? Makatapos ng pag-aaral, ma'am. Para? Para umanlad ang buhay ko, ma'am, para hindi na, kung paglaki ko, ma'am, hindi gusto ko, ma'am, hindi ganito habang buhay ang buhay ko, ma'am. Pero lahat ng kaligayahan may hangganan. Bago umuwi, dumaan muna sa tindahan ng magkakapatid. Bumili ng bigas, kape at asukal mula sa perang nakuha nila sa pagtitinda ng isda. Ba't di kayo bumibili ng gatas? Bakit mahal ba ang gatas? Kasi ma'am, hindi na yan sanay, ma'am, yung kapatid ko sa gatas, ma'am. Kung may nang gatas, ma'am, hindi na yan iinom, ma'am. Pasado 5 na nang marating nila ang Pampang. Pero pagdating namin sa bangka, may butas ang isang bahagi nito. Butas man ang bangka, nakipagsapalaran ang mga bata. Kailangan nilang makauwi sa isla bago magdilim. Problema, tumataas ng tubig. Sana maging mabait sa kanila ang karagatan. Palubog na ang araw nang makarating ang mga bata sa isla. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang kumapit ang dilim at panibagong kalbaryo na naman ang hinarap ng mga bata. Walang kuryente sa 11 islands. Gabi-gabi, umaasa sila sa liwanag ng iisang gasera. Kahanga-hanga, bakit hindi tayo magdala ng sira ulo? Aandap-andap man ang liwanag, nagtiyaga silang magbasa. Sabi nga nila, walang madilim at walang mahirap sa batang may pangarap. Kinabukasan, Sabado, walang pasok sa paaralan. Pero maaga pa rin naghanda ng bangka sina Sarfaina. Saan kaya sila patutungo? Nagsagwan ang magkakapatid patungo sa kabilang Pampang kung saan naroon ang isang maliit na kuweba. Ito yung tinatawag nila na sityo parang-parang. Ito yung katangi-tanging lugar kung saan pwede silang mag-igib ng tubig.
baboy. Walang malinis na tubig sa buong isla ni na Sarfaina. Linggo-linggo, kailangan nilang mag-igib sa bukal na ito para makakuha ng tubig inumin. So mukhang may natural spring dito, may bukal. Nilagyan lang nila ng hose na ito. Tapos pinatutulong ngayon dito. Pero malinis ba itong tubig na ito? Bakit parang may mga lumulutang-lutang sa taas? Mahaba na ang pila ng mga balde ng makarating ang mga bata. Kapag mamalasin, baka maubusan pa sila ng maiigib na tubig inumin. Nauubos ba yung tubig na nandiyan sa bukal? Opo, ma'am. Kung maraming magkuha, ma'am. Kung maraming kukuha, tapos kailan mapupuno ulit? Kung wala na, baka sa gabi, ma'am. Ah. Gabi yan ulit, ma'am, magpupundo. Kaya kung umaga, ma'am, malakas siya, ma'am. Pero kung katanghali na, ma'am, marami na magkuha, ma'am. So kaya kailangan mauna talaga opo, dito. Kung para hindi, mauubusan ka ng opo tubig. Kinabukasan ka na may tubig. Opo. Bagamat sila ang huli sa pila, maswerte ang mga bata na may naabutan pa silang tubig sa bukal. Yun nga lang, mas marami na itong dumi at lumot. Wala na tubig. Labing isang malalaking lalagyan ng tubig ang pinuno ng mga bata. Kung susumahin, aabot sa mahigit 30 galon ang bigat nito. Bakit nag-iigib pa kayo ng tubig? Walang tubig dito, ma'am. Kung meron lang tubig, ma'am, kung umuulan, ma'am. Pero kung walang ulan, ma'am, kailangan talaga, ma'am, kuha ng tubig. Kasi wala naman kami iinom dito, ma'am. So, naisakay na nila yung mga galon ng tubig. Ang problema ngayon ay kakayanin ba nung maliit nilang bangka? Kasi may butas itong bangka nila, kaya ngayon pa lang naglilimas na sila ng tubig eh. Pagdating sa isla, diretso ligo ang mga bata. Oh, yan lang. Wala man kang. Tigda 2 tabo lang ang nakalaan sa bawat isa. Pati sabon at shampoo, hating kapatid. Ang tubig na pangligo, siya rin palang tubig panginom. Ito yung inigib kanina? Opo, ma. Ito ba yon? Sinilip ko ang sisidlan at nagulat ako sa kulay at amoy ng tubig na kanilang iniinom araw-araw. Bakit parang may ano? Ano ba yan? Dumi? Ano ba yan? Galing sa tubig yan, ma'am. Ha? Galing sa tubig yan. Ano ba yan? Lumot? Oo, parang siyang lumot. Paano to? May lumot.
Nainom na namin niya, ma'am. Yan naman inom namin, ma'am. Kahit may ganyan, ma'am. Iinomin niyo pa rin to? Opo, ma'am. Kahit may luma? Opo, ma'am. Wala kasi kami nang magawa. Yan naman. Eh, hindi ba madumi to? Kung sa inyo, ma'am, madumi. Pero sa amin, hindi, ma'am. Sanay na kayo mag-inom na ganyan. Hindi lang tubig ang problema sa isla, pati pagkain, salat din. Maswerte ang mga bata kung may makakain silang bigas araw-araw. Kadalasan kasi kamoting kahoy ang kanilang kinakain. Hindi nyo ba naisip na umalis na lang dito sa isla kasi mahirap dito ang buhay? Ma'am, puresyo ako hindi aalis dito sa isla. Na siyempre, kung pupunta ka dyan, may makita mga anak ko gusto ko dyan bilhin. Kung walang binigay ko sa kanila pagbili, mag-iiyak rin mga bata. Mabuti pa dito, wala makita nila. Walang tubig, walang sapat na pagkain, walang kuryente, walang eskwelahan. Sa ganitong mundo na buhay si Sarfaina at ang kanyang mga kapatid. Dadasal ako, ma'am, para... Ano, ma'am, yung buhay namin para hindi habang buhay ganito, ma'am. Sana, sabi ko, ma'am, sana may payapaan magbumigay sa amin, ma'am. Ano, umunlad kami, ma'am, at masaya naman ang buhay namin hindi habang buhay ganito, ma'am. Ngayon ko lang napagtanto ang mga nakapaskil sa kanilang dingding. Pagkain, kaunlaran, kapayapaan, mga mithing na bigyang buhay kahit sa larawan man lang. Sa mga pamilyang umaasa sa biyaya ng karagatan, malaking dagok ang pabago-bagong klima at panahon. Matagal nang umaasa sa pagtatanim ng seaweeds o agar-agar ang mga mangingisda sa 11 Islands. Ito rin ang pangunahing ikinabubuhay ng tatay ni Sarfaina na si Jacob. Pero kakaiba raw ang init ng dagat ngayon. Binisita namin ang mga itinanim nilang agar-agar at ang dating malago at berdeng halamang dagat, namumuti at natutunaw sa init. Ito yung mga agar-agar na kanilang tinanim dito, pero medyo maliit pa ito, itong mga agar-agar na ito. Pero nakikita ninyo, yeah. May mga, ala, bakit naputol na? Yun na gani, ma'am. Yun na gani. Ba't naputol agad? Na, masira na yun. Yeah. Dahil saan? Dahil sa... Init. Sa init? Oo. Ito yung isa sa mga epekto ng El Nino dito. Oo. Pati yung mga tinatanim nila na seaweeds, nasisira na rin. Oo. So ito, tingnan nyo, oh, ang bilis niyang maputol doon sa tali. Mm-hmm. Tapos kapag itong mga puti na to, mabilis din siyang disintegrate. Oo. Oh, na. Oo. Nalulusaw agad. Ang pinuhunan niyang mahigit 3,000 piso, napunta lang sa wala. Tanghali na nang makabalik kami sa isla. Nakita namin ang magkakapatid sa gitna ng tanghaling tapat, naghahanap ng kahanga, isang uri ng shell o lamang dagat. So dahil nalugi nga yung agar-agar o yung seaweeds na tinanim ng kanilang tatay, yung mga bata ngayon, kailangan nilang maghanap ng iba pang pagkakakitaan. At ito yung hinahanap nila ngayon. Ang tawag nila dito, kahanga na shells. Binibenta nila ito doon sa bayan. Ang problema, lumalabas lang ito kapag low tide. Ngayon medyo tumataas na yung tubig eh. So medyo mahirap nang hanapin din. Mahigit isang oras nagbabad sa init ang mga bata, naghahanap ng maibibenta sa bayan. Pero sa huli, 9 piraso lamang ng kahanga ang kanilang naipon. Suki talaga kayo nito? Oo. Anong gagawin niyo dito? Iniulam, ma'am. Ay, iniulam pala yan. Magkano po yung bilhin niyo dito sa ganito? 20 tag-isang kwan. Ah, 20? No, tag-9 daw isang balot. 20 pesos lang binili ang supot ng kahanga na pinagpaguran ng mga bata.
Maliit na halaga, pero sa mga pamilyang isang kahig isang tuka, bawat barya mahalaga. So pag nakikita niyo po yung mga anak niyo na nagtatrabaho, ano pong nararamdaman ninyo? Masakit, ma'am. Masakit. Pero wala akong magagawa kung hindi sila tumulong sa akin kaya ako matanda na. Hindi sana yan sila magkukuha ng tubig, ma'am. Ako sana yan. Pero maawa na rin sila sa akin. Saglit lang nahawakan ni Sarfaina ang 20 pesos sa kanyang palad. Di ba kahapon lang bumili tayo ng asukal? Opo, ma'am. Kasi naubos na, ma'am. Kanina, ma'am. Sa kapatid ko ba, ma'am, nagdedede, ma'am. Hindi ka bumibili ng para sa sarili mo? Hindi, ma'am. Para lang sa amin na ito, ma'am, lahat, ma'am. Sabi nila, ang dagat ay biyaya. Pero sa mga bata tulad ni Sarfaina na araw-araw nagsasagwan patungo sa pangarap na inaasam, may ituturing pa nga bang paraiso ang isang islang salat sa serbisyo. Sa aming huling araw sa 11 Islands, naisipan naming dalihin ang mga bata sa katabing isla ng Sirumon. Tunay ngang paraisong maituturing ang mga isla sa dulo ng Zamboanga. Nagtampisaw ang mga bata sa tubig na para bang ngayon lang sila nakakita ng dagat at buhangin. Sampung minuto lang ang layo ng islang ito sa kanilang tahanan. Pero ngayon lang pala sila nakapaglaro sa dagat na ito. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring nilang kaaway ang karagatan. Madamot sa biyaya, peligroso kung tawirin, balakid sa pangarap. Anong nakasulat? Alam nyo, ngayon lang ako nakapunta dito. Ang saya-saya ko talaga. Ang kasaya-saya ko talaga. Marahil, ngayon lang nila napagtanto na ang dagat ay hindi lang pala kalbaryong dapat tawirin. Ang dagat ay biyaya rin. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Three!